What's up mga idol? So good morning, good morning. Nandito tayo ngayon sa yate ni Busing. Solo dive tayo ngayon. Solo dive muna. Maglilinis tayo ng yate. So ayan yung mga gagamitin natin. Tangke. Scuba gear. Meron tayong scuba gear. So ito yung yate ni Busing. Kikita ba? Ayan. Yan yung lilinisin natin. O ako na lang mag-isang muna ang pupunta ng boat para mag-maintenance. So mag-prepare lang ako. Mag-bibihis lang ako. At dahil wala tayong GoPro, dito lang muna tayo sa taas mag-video ngayon. So ayan, mga idol, mag-ano muna tayo. Prepare muna tayo. Please. Papasalamat nga pala ako mga idol, mga kabrother, mga kasister. Sa ating solid supporters. Nasa 1.8 followers na tayo. 1.8. So maraming salamat sa mga sumuporta, sa mga nag-follow, ano. Actually guys, ano, wala talaga akong plano mag gumawa ng page, ano. Wala hindi ko ideya na gumawa ng page. So dahil nung bagyong ano, panahon ng bagyong Carding. So na-declare yung kapatid ko na missing sa West Philippine Sea. So nangingisda sila na declare na missing, ano. Tapos mayroong nag-comment sa social media sa post nung isang registration na sabi ang tatanga daw ng mga mangingisda kasi alam na may bagyo lumaot. So pag nangyari daw na ganun, ang sinisisi namin ay Coast Guard. Pero hindi ganun mga kabrother, mga idol. Wala kaming sinisisi. Sa tuwing kami ay lalaot, wala kami ibang iniisip kundi kung paano kami makakasurvive, ano. So medyo sumama ang loob ko. Sabi ko, ano kaya kung gagawa ko ng YouTube channel o kaya page sa Facebook para ma-video yung paglaot, ano, para mapanood ng mga taong walang idea pagdating sa pangingisda. So ano lang, parang i-share ko lang. So gumawa ako ng page, ayun, mga 7 days naka 1K agad. So kaya na-restriction tayo. Yan lang yung dahilan ko kung bakit ako gumawa ng page. Pero hindi ko talaga intensyon na gumawa para sa pagba-vlog. Wala naman talaga akong ano mag-vlog plano. So gumawa ako ng YouTube channel pero wala siyang ano, walang video. 2020 ginawa yung YouTube channel ko pero walang video. So doon na ako nag-umpisa nung na-missing yung kapatid ko. Tapos may nag-comment na ganun. Sabi ko marami pa lang hindi nakakaalam ng ano, kung ano ba talaga yung buhay ng mangingisda. So gusto ko i-share kung ano ba talaga. Kasi hindi naman kami takot din kami sa ano, sa bagyo. Hindi kami lalaot kung alam namin may bagyo. At isa pa, takot din kami talaga kaba na mamatigibil sa gitna ng karagatan na walang kalaban-laban. So, hindi ganun. So sana maintindihan ng mga taong walang alam sa ano pagdating sa mga pangingisda. So yun, kaya ako naisip ang gumawa kasi iniisip ko baka sakaling mapanood ng kahit 1,000 followers, tapos kung gusto nilang i-share yung video about sa laot, eh maraming salamat. Kasi yung gusto ko eh maraming marating nung video, ano, para naman hindi sila nagko-comment lang ng basta-basta na hindi naman nila alam.
kung mapapansin nyo yung video natin kahit sa pages, ano, madalang kasi hindi naman talaga yung business ko eh. So, pero pag nakalaw tayo, gusto ko makapaggawa ng video na yung normalan, kung paano kami nangingisda ng normal, ano, aalis, dayo kasi yun eh. Aalis, abutan ng bagyo sa laot. So, ganun. Sa totoo lang, wala kami sinisisi. Tatuwing inabutan kami ng lakas ng panahon sa gitna ng laot, gabi o araw, wala kami ibang iniisip kung paano makasurvive dahil gusto namin makauwi dahil may naghihintay sa amin na pamilya namin sa tabi. Yun lang yun. Pero never ko narinig sa kasama ko, never ko naisip na sisihin na kasalanan ng Coast Guard to. Hindi kami ganun. So, yun. Maraming salamat sa 1.8 followers at sa ating YouTube channel. Meron tayong 14 subscribers. So, mga kabrother, mga idol, kahit 1,000 lang, kahit 1,000 tao lang yung makapanood, no, hindi ko okay, o makaabot tayo ng 1K sa YouTube channel natin, okay naman. So, kung hindi, okay lang din. So, halimbawa, nasa 100 lang, o ngayon, 14 pa lang. Sa 14 na yan, pag napanood nila at i-share nila, kahit hindi nyo na-like at i-subscribe yung channel ko, share nyo lang para maraming makapanood ng ano video. So, hindi ko na hinahabol lang ang ano, yung sinasabing sahod-sahod na yan. Basta may kumalat lang yung video na ano, no, about sa pangingisda. Para yung mga taong walang alam na nagko-comment ng mga ganon negatibong bagay, yung panood nila. So, yun. Maraming salamat ulit at let's dive! Ayan, mga brother, mga idol. Tapos na tayo sa ating paglilinis. So, tinanggal lang natin yung ano, mga barnacles sa hull ng ano, ng boat. Once a month, nililinis talaga yung hull ng yate dahil ang bilis, lalo na dito sa Puerto Princesa Bay. Ang dumi ng dagat. So, ang bilis ng ano, pagdami ng barnacles. So, ayan, tapos na. Uuwi na naman para sa ibang trabaho pa sa bahay. Tuloy-tuloy lang. Maraming salamat sa mga followers natin. At good luck sa lahat ng mga katulad kong baguhan sa social media. Katulad ng sa Facebook page. Good luck sa mga sa lahat ng vloggers, sa atin pong YouTube channel. So tuloy-tuloy lang po ang ating pag content. Tulad ko ano, bibihira lang ako maka-upload pa ng video dahil kulang pa yung gamit ko. So may mga ilang in order ako sa Lazada tulad ng underwater flashlight, tapos fins. Ay, yung fins kauna-unahan kong item, pinautang na sa akin ni ma'am. Tapos yung second item ko is GoPro, kaya lang yung mumurahin lang. So ano, bali sinubukan kong gamitin sa pag spearfishing. Okay naman yung kanyang camera, medyo sobrang ano lang, tawag dito, hindi naman siya malinaw, pero parang yung brightness niya is sobrang ano, bali yung pula, medyo pink siya pag ano, pag na-capture nung GoPro na yun. At saka 15 minutes lang yung tinatagal ng battery.
sandali niya malubat. So, okay lang sana yun. Kaso lang, may maingay yung ano. Yung sounds. May sounds na sumisipol na. So, hindi siya magandang panoorin. Yung brightness ng camera, pwede pa eh. Pwede pa siyang pagtyagaan. Pero yung ingay na sobrang ingay talaga na ugong. Hindi siya pwede. So, dahil 460 lang siya. Sabi ko, wag na lang, hindi ko na lang gagamitin. So, yung second item ko, may kukonsider ngayon ay yung flashlight na in order ko. So, paparating na. Tapos, yung spear gun, nagdi-DIY lang din ako. Nagdi-DIY pa lang ako. So, hindi ko pa siya natatapos. Kaya, hindi pa tayo makapag-upload talaga ng madalas. So, kaya yung mga baguhan pa lang at yung mga gustong gumawa ng page, mag-upload ng content, tuloy-tuloy lang mga idol. Saan ba patungo saan ba tayo patungo kundi sa ating gustong marating ano. So yung mga gustong mag-vlog, tuloy lang. Ano man ang mangyari, tuloy lang natin yung ating plano o ang ating gusto marating. So muli, mga idol, maraming salamat sa ating 1.8 followers sa page. So sa YouTube channel natin is meron tayong 14 subscribers. Maraming salamat. At yung aking may upload na video about sa fishing is kung maaari o okay, kung gusto nyo i-share, kahit i-share lang, kahit na hindi na i-like at i-subscribe yung aking channel, gusto ko lang maabot yung mga taong wala pang idea about sa buhay ng mga mangingisda, dahil yun talaga yung aking content, no? Buhay mangingisda. So kahit na ako kunti lang yung subscribers, may share lang sa iba para naman magkaroon sila ng idea. Okay na sa akin yun. So muli, maraming salamat. Mag-ingat tayo at God bless sa ating lahat.